Son and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Coming together as God's family with confidence, let us ask the Lord for pardon and strength. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have sinned through my fault, Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Bestow on us, we pray, O Lord, a spirit of always pondering on what is right and of hastening to carry it out. And since without you we cannot exist, may we be enabled to live according to your will. To our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Esther. Queen Esther, seized with mortal anguish, had recourse to the Lord. She prayed to the Lord, the God of Israel, saying, "My Lord, our King, you alone are God. Help me, who am alone and have no help but you, for I am taking my life in my hand. As a child, I was wont to hear from the people of the land of my forefathers that you, O Lord, chose Israel from among all peoples, and our fathers from among all their ancestors as a lasting heritage, and that you fulfilled all your promises to them. Be mindful of us, O Lord. Manifest yourself in the time of our distress, and give me courage. King of gods and ruler of every power, put in my mouth persuasive words in the presence of the lion, and turn his heart to hatred for our enemy, so that he and those who are in league with him may perish. Save us by your power and help me, who am alone and have no one but you, O Lord. You know all things." This is the word of the Lord. Thanks be to God. Lord, on the day I called for help, you answered me. Lord, on the day I called for help, you answered me. I will give thanks to you, O Lord, with all my heart, for you have heard the words of my mouth. In the presence of the angels, I will sing your praise. I will worship at your holy temple and give thanks to your name. Lord,
Because of your kindness and your truth, for you have made great above all things your name and your promise. When I called, you answered me. You built up strength within me. Lord, on the day I called for help, you answered me. Your right hand saves me. The Lord will complete what he has done for me. Your kindness, O Lord, endures forever. Forsake not the work of your hands. Lord, on the day Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples, unless your holiness surpasses that of the scribes and Pharisees, you shall not enter the kingdom of God. You have heard the commandment imposed on your forefathers. Jesus said to his disciples, ask and you will receive, seek and you will knock, you will find, knock and it will be opened to you. For the one who asks receives, the one who seeks finds, the one who knocks enters. Would one of you hand his son a stone when he asks for a loaf, or a poisonous snake when he asks for a fish? If you, with all your sins, know how to give your children what is good, how much more will ever your heavenly Father give good things to anyone who asks him? Treat others the way you should have them treat you. This sums up the law and the prophets. The Gospel of the Lord. Praise be to the Lord Christ. So may I know ang Panginoon. So nung nagtanong ako saan yung ating misa, ano ang sabi, tabi ng centuries. Parang napakalayo ata sa centuries ito. Kaya ako po'y galing sa GSIS, ano, sa Christ the King, gawa ng kumpisalan. Kuha po yung misa natin ay 7 o'clock, kaya nauna akong magpakumpisal. Ano, kasi pagtapos ang misa natin, 8 o'clock, baka tapos na silang mag-umpisal, wala na akong aabutan. Ano. Kaya po, lalo-lalo na ngayon, meron tayong healing. Ano? Kaya bahagi yun na kung saan ay ano, ikaw ay maghanap at ikaw ay makatatagpo. Ano? Well, nakatagpo din naman. Ano? Bumalik ako ulit sa parokya, ano? Para malaman. Ano? Hindi rin alam nitong ano? Nagtawag pa, no? Kung sino, kung nasaan nga raw, no? Kung sinabi na lamang na pagkatapos ng bahay ni Sister Lee sa kakanan kayo, no? Eh di, parang mas madali, no? So, ito ay area 3. 1, 2, 3 na bagay ito? 1, 2, 3 na pala ito, no? So, sa area 3, sino ang leader ng Area 3? Si Felidora, no? Yung Area 2? Si Susan. Area 1? Ay, wala po. Wala pa. Hindi maganap na ng leader ng Area 1, no? So, bahagi yun na kung saan ay ipinamamalik ng pong may kapal. Alam na po natin yung humingi kayo at kayo bibigyan, no? Kumato kayo at kayo ay bubuksan, no? At uh,
maganap kayo at kayo ay nakatatagpo, no? Bahagi yun na kung saan ay ipinaalala sa atin ang Poong may kapal, no? Na ibibigay niya ang lahat ng bagay para sa atin, no? Para sa atin. Pero sabi nga natin, hindi lahat, no? Kasi sabi ng iba, bakit hindi lahat ng bagay ay binibigay, no? Kung nais ng Diyos na ibigay yung mga bagay na para sa atin, no? Sabi nga ay, dahil ang ibinibigay niya ay para sa ikabubuti natin. Para sa ikabubuti natin. Mas lamang yung ikabubuti natin. Hoping na mas ikabubuti natin, no? Yung kanyang ipinibigay. No? Meron bang bagay na iniingi ang tao na makasasama sa kanya? No? Meron. No? Naranasan naman natin. Tayo ay naging bata. Ano? Kung minsan tayo bata, humihingi tayo ng mga bagay na akala natin ay mabuti. No? Pero hindi pala mabuti dahil sa maaaring hindi pa panahon. No? At hindi natin naunawaan. No? Ngayon din naman, sa pagtanda natin, pagtandaan ninyo, no? Maliwanag na hindi lahat ng hinihingi ng inyong anak, ng inyong apo, no? Ay binibigay ninyo sapagkat alam nyo, kapag ibinigay nyo kuminsan yung iba, ay hindi makabubuti sa kanila, no? Sabagat maaaring ito ay magdulot sa kanila ng kapahamakan, no? Bahagi yun na kung saan, inaalala ko tuloy, no? Lalong-lalo na may mga kabataan na yung sabi ng magulang ay nagsisi, no? Kasi ibinigay niya yung hinihiling ng kanyang anak. No? Ano yung hinihiling ng kanyang anak? Yung anak niya kasi ay underage pa, pero ang gusto ay motor. No? Ay ibinigay niya yung motor. No? Eh, nagkataon naman na nabangga yung motor. No? Kasama yung kanyang anak. No? Kaya medyo nalungkot siya sapagkat pati yung kanyang anak ay napahamak. Pero yung mga ganong klase ng pangyayari, hindi pala lahat na ang inaakala natin na mabuti ay yun talaga ay nakabubuti. Pero yung Diyos, no? Ang ating amang nasa langit, no? Si Yahweh, no? Ay nagnanais yan na ibigay sa atin yung bagay na ikabubuti natin. So, pero yung mensahe po ng ebanghelyo natin ay hindi lamang po na kumakatok yung binibigyan ay yung mga humihingi ibibigyan, yung kumakatok ay pagbubuksan, yung naghahanap ay makatatagpo. Meron pong mas malalim, no? Na hamon ay binibigay usap na ano, yung kabutihang loob ng Diyos, yung the goodness of God, na kaya niya ibibigay ito para sa atin kasi hindi lamang hinihingi natin, ngunit dahil ito ay talagang makatutulong sa atin. No? At ito rin nawa yung maging pamantayan ng pagkilos. Kaya nga po doon sa pagkatapos ang sabihin ito ni Jesus. Anong sabi ni Jesus? Ang sabi niya po ay yung paanyaya na na maging basihan. No? This is the law and the prophets. Ano yung the law and the prophets? Na yung paanyaya na ipinahayag niya po na nagsasabing treat others the way you would have them treat you. No? This sums up the law in the prophets. Treat others as the way you treat you. Na ano? Na i-treat mo siya na kaya mo i-treat siya na ganito kasi para sa kanyang ikabubuti. No? Kasi ganun po yung maging bahagi ng pagkilos. No? Yung kabutihan na binabahagi sa atin ng Diyos ay isang kabutihan na ginagawa ng tao. Kasi we see the goodness sa bawat isa sa atin. Ano? Kasi kung minsan sa panahon na ito, hindi natin may alis. Ano? Na may mga taong suspicioso, ano? At suspiciosa. Anong kanilang suspect? Ano? Ah, ito, hindi gagawa ng mabuti ito. Ano? Yung kung minsan ang sinususpect ng tao sa kanyang kapwa-tao. Kung minsan na ano, hindi mo siya masisisi. Ano? Bakit? Kasi yung taong ito, ay
naging biktima ano ng maraming kabiguan at biktima ng maraming panloloko ng tao, no? Bahagi ho na kung saan ay nararanasan ng tao, no? May mga taong naloko, no? May scam, no? Yung kanya na dapat na pinaghirapan ng kanyang pinagtrabahuan, ano? Pagkatapos ng retirement niya, ano? Ay ilalamsam niya, ipinasok niya sa isang investment. Yung investment naman pala scam, ano? Nawala, ano? Eh sino po maging bahagi, ano? Kaya may tao na nagsususpek siya na ito, baka ito, manloloko ito, ano? Yung mga taong bigo sa pag-ibig, ano? Na wala nang ginawa, kundi nasa isip, maging ito man ay ito, lalaki ito, manloloko ito, ay ito, babaeng ito, ano? Ay manloloko ito, no? Sabi naman ng isa kanya sa kanyang post sa Facebook, hindi lang daw yung lalaki ang manloloko, no? Pati daw PLDT manloloko, no? So siguro gawa siguro ng kanyang internet connection, no? Pero ibig sabihin, ano, yun yung karanasan na nakita ng tao, gawa ng sakit na dinaranas ng tao, people ay naging suspect na ito ay masama, no? Pero yung hamon ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon ay medyo mas malalim. Anong sinasabi? Na kinakailangan makita natin yung the way na nakita ng Diyos. Ano yun? Yung goodness of God. Kinakailangan natin na makita yung kabutihan ng Diyos. Na presence